Oo. Ano yung mga nadatnan natin yes, doon na... Yes, na-state. Yung bumalik kayo. Yes, yung first yung punta, marami po ba kayong... Nag-rescue po kayo, Doc? Bali, nung day one, nung pagputok, kinabukasan, pumunta na kami ron. Sa, nag-concentrate kami dun sa Talisay area. Okay. Kasi yun yung talagang grabe yung ashfall. And in-assess namin yung area, so marami talagang naiwan ng mga hayop doon. May mga pailan-ilan na may mga burn injuries. Pero nung Wednesday, nakapasok na kami dun sa island. Okay. So, doon, nag-start na kasi i-evacuate ng mga owners yung mga kabayo nila. Kasi siguro, syempre, sinettle muna nila yung mga sarili nila. Which is that, sa tingin nyo po, tama naman, di ba? Yes, tama naman. Kasi sabi nga nila, they were not warned. Wala talaga. So, nung time na yun, regular silang nagtutour ng mga turista ron. So, talaga yung pag-evacuate nila, biglaan talaga. So, naiwan talaga nila yung mga hayop nila ron, lalo na yung mga kabayo. Doc, kasi as a veterinarian, I'm sure na ikaw, kahit na doktor ka, makikita mo, hindi ka pa rin ready eh sa pinakamalala na parang worst na makikita mong scenario. Pero, noon pong dumating kayo ng Batangas, ano yung case na pinakakumurot ng puso ninyo, na nakita ninyo? Nung papunta kami noon ng island, nung malapit na maamoy mo na talaga, yung mga patay na nahayop, isda. So, yun yung dun ko naisip na, yung grabe nung ano, nung pinsala na pinsala. Yung, tsaka yung paghihirap ng mga hayop doon. Nung araw na yun, may nakita kasi kami sa online, Doc, na parang naluha habang nire-rescue siya. Umiiyak po ba talaga siya? Doon sa epekto ng ashfall, yung kalabaw po. May mga tear glands din kasi yung mga hayop. And mostly, kaya talagang nagluluha yung mga mata nila. Kasi dun sa, yung ashfall, tas mainit pa yon then ano sa mata nila, and wala silang way to protect their eyes. Okay. Yeah. Pero parang, kung kumbaga tayo, parang isip natin, parang naluha siya sa wakas na rescue rin ako. Parang ganun ang sinasabi ng kalabaw, no? Actually, yung mga stray dogs sa Taal, diba, usually matatapang sila. Pero nung dumating yung mga tao, lumalapit sila at nagpapa-rescue na gusto talagang sumama. Ay, naku. Nakalungkot ba? Lalo na yung mga talagang... May mga pigs din ba? Marami po. Pero, yun nga po, yung mga ibang hayop doon, talagang pag nakita mo, wala na. Patay na. Maraming nakalutang sa around the lake. So, pero yung mga ibang nagamot namin, kasi we went there to give initial relief para magamot ng maayos muna yung mga kabayo. Kasi nga, binabalikan na sila ng owner nila. So, pag hirap na hirap huminga yung mga kabayo, talaga makikita mo tumutuloy yung mga sipon nila. And sobrang dehydrated and payat. Kawawa, ano? Hindi, tsaka syempre, yung mga hayop na nandun, ate, hindi lang sila... alaga nila, pets nila, or yung kaagapay nila pagdating sa kabuhayan nila, ito ay pamilya. Correct. Ito ay kinalakyan, kalaro ng mga anak nila, ng kanilang mga nanay, tatay. So, iba talaga ang connection nila. Kaya babalik at babalik ka nila sila, di ba? Yes. Kahit na bawal, babalik at babalik pa rin sila kasi iba yung connection nga. Yeah, simula nung Tuesday pa lang pala, paunti-unti na nilang kinukuha yung mga alaga nila. Pero... Yung sa area lang talaga na yun ng Taal, hindi na talaga fit na matira ng mga tao at lagyan ng mga hayop. Kasi talagang hindi naman talaga safe po. Lalo na ngayon, siguro isang malaking paalala na to sa atin na hindi talaga dapat tirahan yung area na yun, lalo na sa mga hayop. Kasi hayop ang mga huling, of course, hindi sila ang priority na isave. Siyempre ang mga tao. So, sa susunod sana, wag na talagang hayaang gamitin yung mga hayop doon for livelihood. Yes, hindi na dapat talagang ibalik kasi mahirap nga silang ilikas. Saan po dinala yung mga na-rescue na animals, Doc? Ngayon, sila ang Provincial Veterinary Office headed by Dr. Marasigan. Meron ng mga evacuation centers. Pero karamihan ng mga kabayo, inuwi na. Inuwi na sila ng mga owners nila. And ang ginagawa na lang namin ngayon is we're sending help para makabangon yung mga may-ari ng mga hayop. That's no, syempre, iba yun ang kabuhayan nila. And hindi natin maasahan na maalagaan nila yung mga aso nila or yung mga
kabayo nila kung hindi natin sila tutulungan din na makasurvive or maka magpatuloy yung livelihood nila. Oh, ang galing nyo naman, Dok. Ito, pero Dok, yung mga isda po, yung mga manok, yung mga baboy na na-expose na rin sa Ashfall, ligtas pa rin po ba silang kainin? Nire-recommend ng Bureau of Animal Industry na huwag munang kainin ang yung mga food animals kasi nga hindi naman safe kasi hindi natin alam kung ano yung mga effect nito sa katawan nila. And syempre, whatever they have inhaled during the ashfall, nasa system na nila yon. Correct. Okay, ayan.